Hi guys, magandang umaga at welcome to ZnB Exotics. Ngayong araw na to ay magpapakain tayo ng mga alaga. Meron tayong mga sariwang gulay, prutas, karne at mga bulaklak ng hibiscus. So natapos na natin i-prepare yung pagkain nila. Dahil ang una natin papakainin ay kumakain ng dahon at gulay, samahan na rin natin ang dahon ng saging. At gawin lang natin ito sa pin. Ang una nating papakainin, ang pinakamalakas kumain sa buong ZnB Exotics. Sila ay si Antea at si Atlas, ang dalawa kong African Spurred Tide Tortoise or sa mas kilalang tawag na Sulcata Tortoise. Sila ay pangatlo sa pinakamalaking tortoises sa mundo. At mahahanap lang sila sa southern edge ng Sahara Desert in Africa. Kung nagbabala kayong mag-alaga ng sulcata, mas mainam sana kung malaki ang iyong lupain. Wala silang ibang inatupag kundi kumain, matulog, at kumain ulit. Ang susunod nating papakainin ay si Ivana, ang aking Mexican Green Iguana. Isang taon na rin si Ivana at kilala niya na akong tagadala niya ng pagkain. Ang Green Iguana ay matatagpuan sa rainforest ng Northern Mexico. At kung mag-aalaga kayo ng Green Iguana, mas maganda sana kung mas mataas ang enclosure. Hilig kasi ang mga iguana umakyat sa taas ng puno or sa mga canopy. Ang susunod naman nating papakainin ay isa sa mga una kong alaga nung ako'y bata pa. Ito ay ang mga red ear slider. Usong-uso kasi ito nung bata ako. Matatagpuan sila sa Central America. Ang mga red ear slider ay omnivores. Ibig sabihin, kumakain sila ng mga halaman at mga karne. Ngayon, papakainin ko sila ng mga isda. Sa pond na to, mayroon tatlong klaseng pagong. Ang mga red ear slider, Malayan box turtle, ay isang Chinese softshell turtle. Pero ang pinaka-aktibo sa kanila, ang mga red ear slider. Meron akong apat na red ear slider, tatlong babae, at isang lalaki. Sa lahi ng pagong na ito, mas malaki ang mga babae. At ang mga lalaking pagong ay may mas mahabang mga kuko. Ginagamit ng mga lalaking pagong yung kuko nila para manligaw. Ang sunod na lumalapit ay ang male Malayan box turtle. Mas mahihiyain sila kumpara sa iba. Madalas lang silang mahanap sa ilalim ng tubig at paminsan-minsan lang silang umahon.
Ang susunod nating susubukan pakainin, pinakamahiyain sa aming koleksyon. Ito ang Philippine Crocodile Skink. Sila ay endemic sa Pilipinas. Ibig sabihin, Pilipinas lang sila matatagpuan. Ang mga Philippine Crocodile Skink ay madalas matagpuan sa mga sapa o ilog, pero mas madalas silang magtago sa ilalim ng lupa. Sila ay mga carnivorous. Sila ay kumakain ng mga maliliit na isda, slugs, insekto at mga palaka. Ang susunod nating papakainin ay siin, ang aming Asian Palm Civet Cat. Mas kilala sila sa tawag na musang or alamid. Ang mga Asian Palm Civet Cat ay omnivores. Kumakain din sila ng mga gulay at karne. Ngayon, subukan natin siyang pakainin ng mga sari-saring pagkain. Kain natin yung paborito niyang saging. Sunod naman, bigyan natin ng mansanas. Subukan naman natin yung bayabas na maliliit. Subukan naman natin ng melon. Maggulay naman tayo. Bukan natin ang kamote. Subukan natin ng Indian mango. Bigyan naman natin siya ng itlog. Papaya. Manok. Manok pa ulit. So lahat ng binigay natin ay kinain niya. Bigyan ko na lang siya ulit ng paborito niyang saging. Di pa tapos kumain yung mga sulcata natin. Ang susunod nating papakainin ay si Crocomelon. Isa siyang Philippine saltwater crocodile. Sila ang pinakamalaking crocodile sa buong mundo. Umaabot sila ng 6 meters or 21 feet. Ang natalang pinakamalaking saltwater crocodile ay si Lolong. Kung nagbabalak kayo mag-alaga ng isang saltwater crocodile, dapat niyong paghandaan ang paglaki nito. Dapat din ito masanay sa mga feeding response. Ginagawa namin ang tunog na yun bago siya pakainin para masanay at malaman niya kung kailan siya kakain. Ang susunod nating papakainin, ang pinakaseloso sa buong koleksyon. Sila si Sunny, ang San Kunur. At si Aslan, ang kakatil. Malaya silang nakakalipad sa aming bahay. Sanay na rin silang tawagin at kasabay namin kumain.
Ang susunod naman nating papakainin ay ilan sa mga nocturnal nating alaga. Ibig sabihin, gising sila sa gabi, tulog sila sa umaga. Ito ang mga sugar gliders, isang tinatawag ding sugar bears. Matatagpuan sila sa bansang Australia. Ang mga sugar gliders ay omnivores. Kumakain din sila ng mga prutas at insekto. Marsupials din sila. Ibig sabihin, meron silang mga pouch kagaya ng kangaroo at koala. Sanay din sila sa madidilim at masikip na lugar. Ang next nating ipapakain ay isang rabbit ay galing sa Lansky Rabbitry. Kaya lang, first time kasing kakain ni Sweet Corn ng rabbit, so tinanggihan niya ito. So ngayon, ipapakain ko na lang sa kanya ay isang manok. Sa ganitong kalaking pagkain, inaabot si Sweet Corn ng 3 hanggang 6 na araw para matunaw. Si Sweet Corn ay isang Burmese Python. Ito ang pinakamahabang aha sa buong mundo. Umaabot sila ng 26 feet. So guys, hanggang dito na lang muna. Kung nagustuhan nyo yung video na to, please hit the like button and subscribe. So mga guys, stay safe and happy.